Hello guys! Magandang buhay at welcome po sa isa na namang episode dito sa Kusina ni Dan Levy. Today, magluluto tayo ng isa na namang restaurant recipe. Napakadali lang at napakasarap. Magluluto tayo ng salt and pepper pork. Tara, umpisa na natin! At umpisan muna natin sa paghihiwa ng ating karne. And by the way, gumamit po ako rito ng pork loin. Ito yung kadugtong ng ribs ng baboy. Pag hiniwa mo ng diretso yan, tawag natin pork chop. Pero kalimitan, pag tinapyas nila yung ribs, pork loin na yung magiging tawag doon sa karne ng baboy na kadikit doon sa pork ribs. Ngayon, gagawin natin dito ay hihiwain lang natin ng maninipis. Siguro mga approximately mga 3 to 4 millimeter. At kung pamilyar kayo sa beef tapa, pag gumagawa kayo ng beef tapa, ganun na ganun ka, kanipis yung hiwa ng karne natin. Ngayon, pag medyo mahirap naman maghiwa sa inyo, kasi kailangan dito ay matalim yung kutsilyo nyo. Kung hindi naman kaya sa bahay, pwede nyo naman siguro ipahiwa doon sa palengke, doon sa shop na pinagbilan nyo. So gagawin natin dito, hihiwain lang natin, and approximately mga nasa 800 grams yung ating karne. Marinate muna natin sa black pepper. Lagyan natin ng asin. Tapos lagay tayo ng liquid seasoning. And by the way, para sa kumpletong listahan ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Tapos gagawin natin dito ay hahaluin natin ng maigi. At maganda yan pag nahalo talaga natin para pantay yung lasa at timpla ng ating karne. Tapos, lagay na tayo ng cornstarch. At maglalagay na tayo rito ng mga 2 kutsara. At huwag kayong masyadong maglagay ng maraming cornstarch. Kasi pag pinrito nyo yan, baka maglasang arena. So, yung tamang-tama lang na na-coat lang natin. Tapos, naglagay na rin tayo ng 1 pirasong itlog. At haluin natin ng maigi to. At para ma-retain natin yung juiciness ng ating pork meat, lagay tayo ng konting oil. At the same time, tutulong din yan para lalo pang maging crispy yung nilagay nating coatings. Haluin natin ng maigi, tapos tabi muna natin, lagay natin sa ref for at least 30 minutes. So habang inihintay natin yung ating mga iba pang sangkap, tulad ng bawang, gagawin natin dito ay pipit-pitin muna natin, tapos hiwain natin ang pinong-pino. At maganda yan pag medyo pinong-pino talaga yung hiwa nyo para pag ginigisa natin mamaya, lalabas talaga yung lasa ng bawang. At gagamit din tayo rito ng sibuyas at hihiwain lang natin to ng maninipis. At gagamit tayo rito ng luya. So gagawin muna natin sa luya natin, hihiwain natin ng maninipis. Tapos hihiwain natin sa strips. Nang sa ganon, mas madali natin i-chop yung ating luya sa maliliit na dice. Tapos sunod na natin yung ating red at saka yung green bell pepper. So, tinanggalan na lang natin yan ng buto, tapos hiwain natin sa strips at hiwain natin sa maliliit na dice. At kalahati lang ng bell peppers yung ginamit natin. Ganon din sa ating red bell. Hiwain muna natin sa strips. Tapos hiwain natin sa maliliit na dice. At gagamit tayo rito ng spring onion. Yung bandang stalks, hiwain natin to sa mga 3/4 inch. Kasi ihalo natin yan sa gisa mamaya. Tapos yung dahon naman, hiwain lang natin ng mga siguro mga 1/2 inch or 1/4 inch, pwede na yon, depende sa inyo. Tapos gagamit tayo ng lemon extract mamaya. At nagpainit na tayo ng mantika. Tapos lagay na natin yung ating minarinate na pork loin, yung ginamit natin. Tapos maganda yan pag hiwa-hiwalay yung pagpiprito natin. At saka huwag nyo i-overload yung inyong kawali. Kung ano lang yung capacity ng mantika na nilagay nyo, yung katamtama na tama lang na mahalo nyo siya, na hindi magdikit-dikit.
Tapos gagawin natin dito ay ipiprito natin ng mga 10 to 12 minutes. And take note, huwag nyo muna galawin ng mga 30 seconds. Hintayin nyo muna na medyo maprito siya partially bago nyo haluin yung inyong karne, lalo na pag nagpiprito kayo. Para maiwasan na matanggal yung breadings or magiging pangit yung itsura. Hintay lang natin to na maging crispy yung texture at maging golden brown yung kulay. Ngayon, after 9 minutes, bago natin hanguin, lakasan natin yung apoy para lalo maging crispy yung ating piniprito. Tapos, ang ganda na ng kulay. So, gagawin natin dito, gamit tayo ng strainer, hango natin, at set aside muna natin. At maglagay lang tayo ng konting mantika sa kawali nating paglulutuan, tapos gisa muna natin yung ating bawang. Tapos sangkutsa mo lang natin saglit, siguro mga 10 to 15 seconds, pwede na natin isunod yung ating luya. At yung luya natin, haluin lang natin siguro mga 20 to 30 seconds at pwede na rin natin isunod yung ating sibuyas na iniwan natin sa maninipis. Tapos hintayin lang natin na mag-iba yung appearance ng ating sibuyas at yung naaamoy nyo na yung aroma nito. Siguro mga nasa 30 to 40 seconds. Tapos lagay na natin yung ating spring onion stalks. Saglit lang yan, mga 10 segundo lang natin halu-haluin. Tapos sunod na natin yung ating bell peppers. Ito yung hiniwa natin sa maliliit na dice, yung ating green at saka yung red bell peppers. Sangkutsa lang natin saglit. At maganda kasi dyan sa bell peppers, huwag nyo i-overcook para pag ginawayan nyo mamaya, may konting crunch pa. So lagay na natin yung ating pork loin na pinirito kanina. Ang ganda ng kulay. I-toss lang natin to. Baliktarin lang natin. Tapos, yung panimpla natin dito ay napakasimple lang. Crushed black pepper. Tapos, lagay tayo ng asin. Wala na tayong iba pang ilalagay ng mga seasoning. Tapos, halu-haluin na lang natin hanggang sa masigurado natin na talagang napantay natin yung timpla natin. Tapos pigaan natin ng kalamansi or lemon. Tapos toss natin ulit. Siguro mga 30 seconds nating ito-toss. High flame na yung gagamitin natin. Para talagang nandun pa yung crispy ng ating pork loin na pinirito. Tapos pwede na natin to ilipat sa ating serving plate. Nako, na-imagine nyo na ba yung sarap ng ating salt and pepper pork chop? Nako, try nyo sa bahay. Lipat lang natin to sa ating serving plate. At napakasarap na ito gawing starter o di kaya gawing pulutan. Garnish lang tayo ng spring onion, slice of lemon, tapos pwede na natin i-enjoy yung ating salt and pepper pork chop. At ito na nga, okay. At titikman na natin yung niluto natin. So, meron pa akong extra na lemon dito. Ngayon, nasa inyo na yan kung gusto nyo papigaan. At kung gusto nyo rin ng maanghang, pwede nyo isama doon. Maghiwa kayo ng red chili. Isama nyo na rin sa gisa. Or pwede lang na mag-sprinkle lang kayo ng chili powder. Or paprika. Try natin. Hindi ko alam kung naririnig nyo, meron pa siyang crispy. Kahit na naglagay na tayo ng lemon extra kanina, nandun pa rin yung lutong eh. Hindi gaano kaasim, sakto lang, hindi gaano kaalat, at yung karne natin medyo malutong pa. Masarap to gawing pulutan. Yung sibuyas natin may lasa rin. Ito. Mm.
hindi siya makunat kasi maganda yung pagkakahiwa natin. Manipis na manipis. Tapos hindi siya starchy yung lasa kasi tama lang din yung amount ng cornstarch na nilagay natin. Panalo. So isa na namang restaurant recipe yung ating niluto today. At kung nagustuhan nyo, please like and share the video. Tapos kung bago pa kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe. Salamat sa panonood at ito ang kusina ni Dan Levy. Countdown!